welcome to the vlog, Cecil TV. Kamusta po kayo? Nandito na naman po ako, Cecil Antonio, para sa isa na namang video ng Cecil TV. Okay, kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the bell para updated ka sa mga bago ko pang video. Meron naman tayong pag-uusapan ngayon, kaya get ready dahil meron akong kwento. Okay, ganito po yun. Ang tao, natural lang pong nalulungkot. Diba? Natural, nalulungkot tayo. Lalo na pang nag-iisa. Okay? Mahirap malungkot. Wala kang makausap. Wala kang mapagsabihin ng problema mo. Wala kang makatsikahan. Diba? Yan. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ano gagawin mo kung nalulungkot ka sa barko? Yan. Okay. Dito. Sabi nga nila ang pagiging masayahin ng isang tao ay traits daw. Hindi traits yun. Hindi niya traits yung ganun. Ang pagiging masayahin ay state ng ating mind. State of mind ng pagiging masayahin. Okay? Kaya kung malungkot ka, iiwas mo ang focus mo sa malungkot na naiisip mo, tsak, sasaya ka. Ganun dapat. Okay? Kaya, ang pag-uusapan natin ngayon ay paano ang gagawin mo kung nalulungkot ka sa barko. Okay? Ito ha, number one, para hindi ka malungkot sa barko, iiwas mo ang focus mo. Focus saan? Okay? Iiwas mo ang focus mo sa asawa mo para hindi ka mag-isip ng masama. Iiwas mo ang focus mo sa pamilya mo, huwag mo isipin gano'n ang pamilya mo para hindi ka malungkot. Yun ang nararapat. Okay? Kaya, pag iniwas mo ang focus mo, hindi ka malulungkot, hindi ka mag-worry. Diba? Kasi sa barko, nag-worry tayo masyado. Alimbawa, yung asawa natin pumasok ng trabaho, iniisip natin na nakauwi na kaya, safe kayang nakauwi, kumain na kaya sila, safe kaya sila, ang mga anak ko nasa eskwelahan, safe kaya, nakauwi na. Yun ang worry natin eh. Kaya, pag nag-worry tayo, nalulungkot tayo. Kaya, iiwas natin ang focus natin doon. Okay? Ibahin natin ang focus natin para hindi tayo mag-worry at hindi tayo malungkot kasi napakahirap na nag-worry, napakahirap na nag-aalala. Okay? Yun ang number one. Number two, okay, mag-workout, okay? Mag-workout tayo kapag nasa barko tayo. Pag may extra time, workout, di ba? Self-love pa yan, di ba? Napaka-importante ng self-love, okay? Healthy pa, healthy yung nag-workout ka, okay? Mabata ka at gugwapo ka pa kung pangit ka, okay? Hindi, biro lang yun, okay? Yun nga, self-love, yung pag-workout, tsaka pag nag-exercise tayo, pag nag-workout tayo, yung mind natin, nare-relax, nawawala yung stress, kaya naiiwas natin mag-isip na di maganda, okay? Nagiging happy tayo, kasi pag nag-workout tayo, yung happy hormones lumalabas sa atin yan eh, okay? Yan ang number two, okay? Number three, okay? Number three, para maiwasan mong malungkot at mabored sa barko ay... Ito yun. Mag-vlog ka. Okay. Diba? Pag nag-vlog ka, may iwasan mo malungkot. Diba? Masaya pa. Mag-isip ka kung ano gusto mo i-vlog. E kung saan ka magaling, kung saan ka okay. Diba? Yun. Subukan mo mag-vlog. Okay? May iba ang focus mo pag nag-vlog ka. Kasi alam mo paano may iba? Siyempre, sa pag-i-edit pa lang eh. Yung isip mo, gamit mo na eh. Paano ka pa makakapag-isip na hindi maganda at paano ka pa makakapag-worry o mag-aalala ang isip mo? Wala, gamit na gamit ang isip mo sa pagbablog. Yung sa paggawa ng script, sa pag-i-edit, yan. Diba? Madami pa yan. Tapos, ililipat mo sa isang gadget, diba? Tapos, ipa-final mo, i-upload mo sa YouTube, lalagyan mo ng description, diba? Yung utak mo gamit na gamit, kaya walang kang oras mag-isip ng hindi maganda at wala kang oras para mag-worry o mag-alala. Yan ang number 3. Number 4. Okay, ito ang pinakamasarap. Lalo na't Pilipino tayo. Yung ibang lahi hindi naman ganito, pero tayong mga Pilipino, ito ang masarap para hindi ka mag-worry at hindi ka ma-bored o hindi ka malungkot sa barko. Ito yon. Ang pinakamasarap na gawin ng isang Pilipino ay mag-video okay kasama ang mga tropa mo sa barko. Siyempre, di ba, video okay yan. Pinoy style, di ba? Yan ang pinakamasarap. Gustong-gusto ng Pinoy na kumanta at mag-video okay. Kaya nga, ang video okay, ang karaoke,
Kung alam ninyo ha, trivia tayo. Pilipino ang nag-invento ng video okay at karaoke. Galing sa Pinoy yan. Hindi ka niniwala. Search mo. Diba? Totoo yan. Tayong mga Pinoy ang nag-invento yan. Dahil tayong mga Pinoy mahilig sa pagkanta habang umiinom. Nakakalibang kasi yan. Okay? Kaya magandang pastime yan. Maiiwasan kang malungkot at maboard sa barko. Diba? Malilibang ka. Magandang pampalipas oras. Video okay. Samahan mo ng masarap na inumin. Okay. Yan ang number 4 natin. Ito naman, number 5, para hindi ka maboard at hindi ka malungkot sa barko ay mag-shore leave. Siyempre, shore leave eh. Sino ba hindi natutuwa sa shore leave? Makakapamasyal ka, makakaapa ka ng lupa. Kung ang biyahe mo ay 35 days sa dagat, siyempre, sabik na sabik kang mag-shore leave. Sabik na sabik kang umapak sa lupa, di ba? Sabi na sabi ka niyan, ano ang gagawin mo pag nag-shore leave ka? Mamasyal sa labas, sa magagandang lugar, sa bansang pupuntahan mo. Okay? Yan ang napakasarap. Okay? Kumain ka sa mga resto nila, di ba? Kumain ka ng pagkain nila. Alam mo kasi, ang para maranasan mo at malaman mo ang kultura ng isang bansa, kainin mo ang pagkain nila. Yan. Yan ang payo ko. Para maiwasan ang pagkalungkot at pag-abot sa barko, mag-shore leave, di ba? Tapos, ang pinakamasarap sa shore leave, ano mo ba ang pinakamasarap sa shore leave? Ha? Ito. Mag-shopping. Yan. Mag-shopping. Pero wag naman bili ng bili ng kung ano-ano hindi kailangan. Pero napapasino ba? Pag nag-shopping ka, nare-relax ka, napaka... Ano, parang stress reliever ang pag-shopping. Nakakawala talaga ng stress kung mag-shopping tayo, di ba? Kahit ng konting bagay na bibilin mo, napakasarap mag-spend ng money, di ba? Para sa sarili. Self-love again. Okay? Mawawala lungkot mo yan pag nag-shopping ka. Kumain ka ng sa resto, sa bansang pinatahan mo, mamasyal ka, mawawala ang lungkot mo yan. Okay? Number 6. Ito medyo sa mga kabataan lang to, pwede sa mga kabataang siman, pero sa mga matatanda na, sino matanda? Sila, hindi ako. 18 lang ako eh, biro lang. Okay, hindi, honestly ayoko tumanda, ayoko tumanda. Hindi ko tatanggapin yan. Pero syempre pumunta tayo dun, di ba? Hindi naman tayo immortal, okay? Ito, yung ang pang-anim na nakakawala ng bagot para hindi ka maboard at hindi ka malungkot sa barko ay ang paglalaro ng mga computer games, di ba? Kasi sa barko may mga SP, may mga PS4, yan, mga Xbox, yan. Maglaro ka, di ba? Kasama ang tropa, kasama ang mga kaibigan mo, di ba? Maglaro ka ng mga games, mga NBA, mga ganun, mga, di ba? Mga, basta kahit anong games para na... Kailangan laruin ang may kasama. Yan, mawawala ang board mo sa barko at hindi ka malulukot. Yan, okay. Ito naman ang pang-pito para hindi ka malungkot, diba? Pang-pito, ito, typical na at talaga namang para sa akin tested to. Pag ginagawa ko to, nawawala talaga ang aking lungkot dahil busy ako. Okay? Para hindi ka maboard sa barko at para mawala ang lungkot mo at hindi ka mag-isip ng kung ano-ano ay isubsob ang sarili sa trabaho. Diba? Maging busy lagi. Diba? Yun nga, busy lagi. Ang daming gagawin sa trabaho. Diba? Magiging ano, productive ka sa trabaho. Diba? Magagawa mo yung mga bagay na importante sa trabaho. Diba? Mas mapapabuti mo pa at mapaganda ang trabaho mo. Diba? Yun. Isubsob ang sarili sa trabaho. Napakaganda para mawala ang focus mo sa mga pinag-aalala mo sa Pilipinas. Okay. Ito, number 8. Ito, typical din to, pero okay din naman. Okay. Pumunta o bumisita, di ba, sa kabina, sa room. Okay? Pero kung bading ka, huwag kang pupunta doon. Hindi naman sa inaano ko mga LGBT. Ha? Siyempre, pag bading ka, baka kung ano pa mangyari. Diba? Pero biro lang yun. Okay? Ganito, pumunta ka sa kabina ng mga tropo mo, ng mga kaibigan mo at magdala ka ng konting pulutan at konting inumin. Magkwentuhan, magkuntahan, di ba? Yan, napakasarap na pastime yan. Napakasarap sa barko niyan. Makipagkwentuhan sa mga kaibigan at mga kasama sa trabaho. Pag-usapan, pag-usapan yung mga heartbreaks, ha?
pag-usapan yung mga away-asawa. Yun ang hindi maganda kay inuman. Sa barko yun ang problema, kaya tinanggal ang alak. Okay? Ganito yun. Kaya tinanggal ang alak sa barko. Dati 12% pwede pa eh, diba? 12% ang alcohol pwede pa. Ngayon tinanggal. Ba't tinanggal? Kasi sa mga nagmamaoy. Alam yung nagmamaoy? Iinom. Diba? Tapos ang pagkukwentuhan yung pag-aaway nila mag-asawa, problema nila mag-asawa, maya-maya magwawala, iiyak, so gulo, ayaw ni kapitan nun. Ayaw ni kapitan nun, okay? Ayaw na ni kapitan nang umiinom kay gulo. Siyempre, pag nagkagulo, magkakasakitan. Hindi makakapagtrabaho bukas at marireport pa kayo, papauwiin kayo, okay? Kaya pag umiinom, huwag magmamaoy, okay? Yung mga breakups sa mga binata na may girlfriend, mga breakups, huwag pag-usapan yun, pag umiinom, di ba? Sinasaktan nyo na ang sarili nyo, di ba? Isipin nyo lagi ang self-love. Uminom kayo para sumaya, di ba? Pag-usapan yung magaganda, di ba? Pag-usapan nyo yung sila ang Janet Abayari, sila Ivana, pag-usapan nyo yan, di ba? Yung magaganda. Pero yung breakups, yung mga away-asawa, huwag pag-usapan para walang gulo, okay? Yun, the best din yun. Yung pagpunta sa kabina ng mga kasama para may pagpuntuhan. Tropa ba? Diba? Get together sa maliit na pamaraan. Okay. Ano pa? Ito, number 9. Para, ito na, number 9 para maiwasan lungkot. Magsugal? No. Never. Huwag mong gagawin ang magsugal para lang magpalipas ng oras. Tandaan mo lagi, ha? Huwag magsugal para magpalipas ng oras. Dahil, walang nananalo sa sugal. Okay? Simpleng-simple, walang panalo sa sugal. Okay, tandaan mo, ang perang pinaghirapan mo, ang perang kinikita mo ay para lang sa pamilya. Ipunin at iuwi sa pamilya, ipadala sa pamilya. Huwag sa sugal, walang mangyayari sa sugal, magkakautang-utang ka pa. Okay, tandaan ha, kung para sa'yo pampalipas ang pagsusugal, itigil. Walang kakwenta-kwentang pampalipas ang oras yan. Okay, ito pa. Ha? Pang-sampu? Mambabae? Oh, what? Huwag mong gagawin yan. Kung nalulungkot ka sa barko, kung napapagod ka na at nababatrip ka, gusto mong ma-relax, bababa ka sa pwerto para mambabae, huwag mong gagawin. Hindi maganda. Baka mapahama ka pag pumunta ka sa mga club doon. Siyempre, minsan, di ba? Kaya ako, hindi ako nagka-club eh. Dahil na yung, hindi ko makalimutan lagi yung istorya ng kaibigan ko nag-love, di ba? May itinable siya na babae. Tapos, nag-selos yung dati nag-table na doon pala sa ibang lamesa. Yun, inaway siya. Sinaktan siya. Gulo, di ba? Problema naman sa ibang lalaki, di ba? Kapag ang babae tinitable, sa club nagtatrabaho, walang selosan. Trabaho nila yun eh. Hindi mo naman asawa o girlfriend yun. Itinable lang yun, di ba? Di ba? Yun, sport lang. Huwag yung parang enable mo eh, seryoso ka na agad eh, di ba? Kaya huwag, mapapahama ka lang pag pumerto kayo, tapos nagpunta ka sa club ng babae ka, mapapahama ka lang. Ngayon, kung gagalawin mo, di ba? Oo, marirelax ka nga, di ba? Mawawala yung pagdamis mo sa babae, pero magkakasakit ka. Gusto mo magkasakit? Pag nagkasakit ka ng HIV o HEPA, which is STD, di ba? Ang HEPA kasi STD. Tapos ang karir mo, di ba? Wala na. Finish ka na. So ano na? Di ba? Maganda ba? So, kung nababagot ka at nalulungkot ka sa barko, iwasan mo ang mambabae, di ba? Lalo na mga ibang lahi. Kawawa ka niyan. Dahil, ahawahan ka ng sakit. Okay? Yun. Kaya, yun lang ang sinasabi ko. Okay? Piliin natin ang ating magpalipas oras sa barko. Pero wag namang wala tayong pampalipas sa oras. Libangan, hobby, wag. Hindi maganda yon kasi pangit yun na nasa kabina lang tayo, nagmumukmuk tayo, di ba? Baka hindi natin makayanan, mabaliw tayo o magbigti tayo, di ba? Ang utak kasi natin minsan napakahina. May mga taong ganun. Hindi maganda yon, di ba? Lalo na may problema sa nakaraan, may mga problema sa pamilya, diba? Tapos magmumukmuk ka, mag-isa ka sa kabina mo, kung ano na maiisip mo. At iiyak ka lang lagi sa kabina mo, iiyak ka mag-isa. Hindi maganda yun. Huwag mong gawin sa sarili yun. Okay? Nasa Biblia nga, mahalin mo sarili mo. Huwag mong saktan ang sarili mo. Okay? Alagaan mo ang sarili mo. Ang katawang binigay ng Diyos sa'yo, alagaan mo. Huwag mong saktan.
Diba? Gawin mong masaya, gawin mong maayos. Okay? Kaya lang. Yun lang ang gusto ko sabihin. Yung mga napanggit ko 10, diba? Yung dalawa doon, huwag gagawin. Dahil hindi maganda yun. Okay? Yung 8, the best yun. Para, the best na gawin yun para hindi ka malungkot at hindi ka maboard sa barko para matapos mo ang kontrata. Okay, maraming salamat po sa pakikinig sa aking video. Kung nagustuhan mo ang video ko, bigyan mo ng like. Maraming salamat po. Okay? Inuulit ko, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe and hit the bell. Sil Antonio po para sa Sisil TV. Maraming salamat po. God bless. Be kind.